Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Humigit kumulang na 44,000 kilos na smuggled na pulang sibuyas ang naharang ng mga operatiba sa isang pantalan sa lungsod ng Mindanao ayon sa Philippine Navy's Naval Forces Western Mindanao. Nang araw ding iyon ay inanunsyo ng Departamento ng Agrikultura ng unang batch ng import na mga kalakal ay darating sa bansa. Nakuha ang 3,000 mesh bag na pulang sibuyas na ikinarga sa isang closed van cargo truck at 8,000 pa sa isang wooden vessel na pinangalan ng MJ Marisa. Ang bawat mesh bag ay tumitimbang ng 4 na kilo. Ang mga smuggled onions ay nadiskubre noong Lunes sa loob ng Veradero de Kawit sa Barangay Kawit. Kinundinan ng Department of Migrant Workers itong Lunes ang pagkamatay ng isang manggagawang Filipino na nakabase sa Kuwait na iniulat na natagpo ang sunog sa isang disyerto. Sinabi ng ahensya na nakausap na ni Migrant Workers Secretary Susan Ople ang pamilya ng 35-year-old na OFW na si Julebee Ranara ng pagkamatay ay iniulat ng Kuwaiti media noong weekend. Ayon sa ulat, ang nasunog na labi ni Ranara ay natagpuan sa disyerto noong Linggo. Inaresto ng mga otoridad ng Kuwait ang anak ng kanyang amo. Sinabi ng DMW na hinihintay nito ang opisyal na ulat mula sa mga otoridad ng Kuwait at nakikipag-ugnayan sila sa Department of Foreign Affairs. Ipinaalam ni Ople sa pamilya ni Ranara na ibibigay sa kanila ng DMW ang lahat ng kinakailangang suporta. Nasa 1.8 million Filipinos ang nagtatrabaho sa ibang bansa at halos 6% sa kanila ay nakabase sa Kuwait noong 2021 ayon sa datos ng gobyerno. Sinabi ng Globe Telecom nitong Martes na hinarang nitong isang record high na 2.72 billion scam at spam messages noong 2022, higit sa doble sa kabuuang 2021 na 1.15 billion. Sa isang payag, sinabi ng Globe bilang resulta ng pinaigting na crackdown na gawa rin itong harangan ng 83.4 million ng mga SMS spam na may kaugnayan sa bangko noong 2022. Ayon sa Globe, gumastos ito ng umigit kumulang na $20 million para i-upgrade ang spam at scam SMS detection at blocking system nito. Lumaganap ang SMS link spam at mga scam sa Pilipinas noong nakaraang taon na nag-udyok sa gobyerno na isabatas ang SIM Registration Act. Ang lahat ng mga may hawak ng SIM ay kinakailangang irehistro ang kanilang SIM cards hanggang Abril. Sinabi ng Commission on Elections itong Martes na nakamit na nitong target nitong hindi bababa sa 1.5 million voter registrants na may mahigit isang linggong bago ang deadline ng pagpaparehistro. Batay sa pinakahuling numero nito noong January 22, sinabi ng poll body na may kabuuang 1,537,872 na aplikasyon ang naihain sa lahat ng registration sites kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda nitong Oktubre. Nauna rito, inaasahan ng COMELEC na abot sa 1.5 million hanggang 2 million na aplikante ang magpaparehistro sa panahon na nagsimula noong December 12, 2022 at tatakbo hanggang January 31, 2023. Dolly De Leon wagi sa Garbage Award. Nakatanggap ng panibagong parangal ang Filipina actress na si Dolly De Leon para sa kanyang pagganap bilang Abigail sa critically acclaimed film na Triangle of Sadness. Panalo ang aktres bilang Best Actress in a Supporting Role sa Garbage Awards noong Martes, Manila Time, nagdag sa kanyang nakamamanghang listahan ng mga parangal. Samantala, Catriona Gray at Leo muling nagkasama sa entablado. Muling nagkita sa stage sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at US R&B singer na si Neo sa concert nito 4 taon mula noong una silang magkasama sa entablado. Napunta sa entablado ang beauty queen na nanonood mula sa audience matapos maghanap si Neo ng isang participant. Nakilala naman ang singer ang beauty queen matapos niyang sabihing nakasama na niya ito sa stage noong Miss Universe pageant sa Thailand. Muli namang ipinamalas ni Catriona Gray ang kanyang lava walk habang sinasabayan ang pag-awit ni Neo. At yan ang pinakaling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!